Bago po tayo tumuloy sa ating mga pagtatalakay ay babati muna tayo ng ilang mga sumusubaybay sa atin sa gabing ito. Nandiyan po si John Lester Abig, si Corex Santa Maria, Jason Anyonuevo. Sandali po ah, paintulutan yung ako'y magsalamin. Sino ba ito? Si Jason, ano? Si Mandy Asuncion, si Nancy Senisa, si Cecilia Brown, Alexis Villanueva, si ano ito, Parmasita Crescencia, Ronnie V, si Rosie C, Ronnie B, at saka, ang galing nito ah, Ronnie B at saka si Rosie C, si Rosita DC, Al Alpas, Anita Hapon, so si Celia Jacinto, si Carrot Packet, si Nancy Senisa, nandito, no? Si Junjuming Acabayo, si Marie Johnson, si Leticia Gutierrez, Celia Jacinto, Carrot Packet, si Jun Santiago, si Siki Lee, Alexis Villanueva, si Rodi Ilas, sino pa ito? Si Corazon Lauguico, si sino pa? Mamaya, babatiin pa natin yung... Oh, si Mamu Moon, magandang gabi sa'yo. Si Oscar De Jesus, si Eli Albao, si Nelson Beblanyas, si Lourdes Tibera, si Marlin Albis, si Sky High. So mamaya, babatiin natin yung iba. Dadako tayo rito. No? Kasi may tatalakayin pa tayong isang issue na mahalaga rin, mga kaibigan, na may kinalaman din dito sa ating pinag-uusapan. At binabati rin po natin si Ginoong Manika Isip. Nakikinig din po sa atin palagi itong si retired Commodore Anselmo Kabingan na ito po ay matagal na nating kakilala, no? Si Jude Bedison, Silvino Ramos, Leonor Curata, Tess Santa Maria, si Marnie Lopez mula po sa California, si Ray Aquino, si Diogracias Carmona ng Panorama City at saka yung kanyang anak na nandun po sa San Diego, California, si Dante Carmona, mga kaibigan. Binabati rin natin itong sila Dennis Cruz, si Marisa Son, si Carl Garcia, si Archie Pila mula po dyan sa Edmonton, Canada, si Ray Aquino na nandiyan naman po sa Alberta. Binabati rin natin sila Weng Yones, nandiyan po sa Hong Kong, si Cesar Balmaceda, si Nerissa Cahucom Reyes, Josie Aquino, Joey Selly Mendoza, Ed Silva, dyan po sa Ireland, si Lizelle Dairo, si May Ansarsozo, Ragos. So si Jergab, dyan po sa England, Mona Lopez de la Cruz, at si Eduardo Moraleda. Mamaya ibabatiin pa natin yung iba. Dadako lang tayo dito sa ating pag-uusapan. Ano? Ito'y may kinalaman din naman dito sa mga nagagap sa ating paligid-ligid, pati ang mga ginagawang pag-aarmas nitong mga bansa. Ano? Alam nyo, nakakapangilabot itong mga development na ito, no? Na nangyayari sa mundo. Itong ang mga pormahan at paghahanda ng mga pwersang militar ng iba't ibang bansa. Eh, kahapon po, nasaksihan natin, nating lahat yung balita, ito pong pagtitipon ng mga magagaling na atomic scientist sa buong mundo upang itakda po ang oras noon pong doomsday clock o ito po yung orasan ng araw ng katapusan ng sangkatauhan, mga kaibigan. Ito po ay inabante nila. Magmula po sa isang minuto, inabante nila ito sa 90 segundos bago po maghating gabi, mga kaibigan. Mula po pala sa 2 minuto, inabante nila pataas, palapit doon po sa midnight hour na tinatawag nila. O ito po yung katapusan na ng sangkatauhan, mga kaibigan. So, ang doomsday clock po ay hindi ordinaryong orasan na iniisip natin. Ano? Baka sinasabi ninyo na pagdating ng ganitong oras ay magtatapos na ang mundo. Hindi po ganun yun. Kundi ito po ay sinusubukan po nitong sukatin kung gaano kalapit ang pagkawasak ng hindi lang po ng sangkatauhan kundi ng mundo.
So ito pong grupo na ayon dito sa Bulletin of the Atomic Scientist na lumikha po nitong orasan na ito noong 1947, shortly after the war ito, no? Yung pong tinatawag nilang 12 midnight o yung hating gabi dito sa orasan na ito ay kumakatawan daw po sa sandali kung kailan ang mundo ay di na maaring tirahan ng sangkatauhan. So ito po ay nauna nang na-adjust. Ito, yung most recent, ano, noong 2020 hanggang 2022, ay itinakda po ito doon sa 100 seconds before midnight o 100 segundo, 100 segundo bago maghating gabi. So, hindi naman po talaga ito nakadesenyo para tiyak na sukatin ang doomsday, kundi ito ay nilikha upang magsilbi lamang po na mitya sa pagbubukas ng pag-uusap o usapan sa mga komplikadong issue na bumabalot po sa ating mundo. Kabilang na po dyan yung usapin sa climate change. Sa simpleng usapan po, wag tayong masyadong maging technical, gusto lang nitong kunin ang atensyon ng mundo sa mga nagdudumilat na problema ng kamunduhan o ng buong mundo, mga kaibigan, ng sangkatauhan. Pero sa pagkakataong ito, ang desisyon nitong grupong ito na i-adjust ang orasan ng 10 segundo pasulong bago po ngayong 2023, bago mag-midnight, ayon dito sa mga scientists na ito, ay bunsod na rin po ng sa pagsalakay na ginawa ng Russia dyan po sa Ukraine. At gayon din po, ang panganib, ang tumataas na panganib na humantong ang gyerang yan sa gyerang nuklear. Nakikita ninyo, no? Hindi po ito talagang orasan na itinatakda yung oras, kung hindi nagbababala sila na maari itong humantong sa nuclear war. So, kasama din po dyan sa pinagbabasihan nila sa pag-a-adjust ng doomsday clock, ang patuloy na mga banta na dulot po ng krisis sa climate, gayon din po yung banta ng possibility ng biological warfare na pinag-uusapan natin yan noong pumutok po itong COVID-19. Mga kaibigan, hindi ba? Laganap yung balitaktakan dyan na ito daw po ay biological warfare na ginawa ng China o ginawa ng Amerika o ginawa ng ganito at ni ganyan. So yan po yung mga senyales na nag-udyok dito sa mga scientists na ito para i-adjust yung orasan. Sabi nila, aatras lang daw po ang oras ng doomsday clock kung magsisikap ang Estados Unidos, ang mga miyembro, ang mga European countries na miyembro po nitong North Atlantic Treaty Organization o NATO, na buksan ang pag-uusap kung paano matitigil muna itong gyera dyan po sa Ukraine. Ibig sabihin, kailangan pumasok ang bawat isa sa isang uri ng dialogo. Doon lang po pwedeng maatras ng bahagya yung orasan na yan ng paggunaw ng mundo. So, para lang sa inyong kaalaman, ito pong Bulletin of the Atomic Scientist ay itinatag ng isang grupo ng mga atomic scientists na nagtrabaho po. Kung kayo'y pamilyar doon po sa Manhattan Project, ano? Yung Manhattan Project po, yun po ang code name doon po sa pagbuo ng atomic bomb noon pong ikalawang digmaang pangmundo o World War II. Na mapapanood niyo yan, pumunta kayo sa either sa Netflix o doon sa HBO o hanapin niyo po yung pelikulang Manhattan Project para mas lalo ninyong maintindihan. Originally po, itong grupo nito na atomic scientist, mga kaibigan, ito po ay binalangkas upang sukatin ang mga banta ng nuklear
Pero noong 2007, mga kaibigan, nagpasya sila na isama ang pagbabago ng climate o yung climate change sa kalkulasyon nila dito po sa orasan. Ano? So, alam nyo ba na kabilang sa mga bumubuo ng board of sponsors ng grupo na yan ng mga pantas na scientist, mga kaibigan, ay no less than 11 po na mga Nobel laureates. Ibig sabihin, mga tumanggap ito ng parangal doon po sa kapitapitagang Nobel Peace Prize, mga kaibigan. 11 po ron ang kasama dyan sa grupong yan. Ibig sabihin, malalim ang kanilang pag-aaral na ginagawa dito sa doomsday clock na sinasabing ito. So, bagamat po pinag-uusapan natin to, wala naman talagang makakapagsabi, mga kaibigan, o makakahula kung kailan darating ang aktwal na katapusan ng mundong ito. Wala. Walang makakapagsabi niyan. In fact, doon po sa Biblia, sa libro po ng Mateo, mismong ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, sinabi niya, kahit siya, hindi niya alam eh. Tanging ang Diyos Ama lamang po ang nakakaalam. Yun ang sabi ng Panginoong Hesukristo, no? Eh, pero para sa atin po, itong ginagawa ng doomsday clock na yan ay magsilbisa ng paalala sa mga namumuno dito po sa atin na sana po sikapin naman nilang gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, mga kaibigan, habang lumalapit yung ora de peligro na yan. So, wag na lang sanang puro pansariling interes ang kanilang iniisip o kaya magkamal ng limpak-limpak na salapi o yaman sa pamamagitan ng pagpasok sa gobyerno, yung iba'y nagnanakaw. Hindi naman ninyo mabibit-bit yung mga kinukulimbat ninyong mga animal kayo. Di po ba? Eh hanggang dito nyo lang mabibit-bit yan. Pag nagkaroon na nuclear war, pati yan, sunog na, kasama kayo. So yan naman ay kung meron pang pakiramdam itong mga ito, mga kaibigan, kung meron pang hiya na natitira sa katawan nila. So mantakin ninyo ha, pasama ng pasama ang mundo, dito lang sa atin, nakita nyo naman, di ba? Magbasa kayo ng balita araw-araw. Kabi-kabila ang patayan. Mismong mga militar at pulis ang nai-involve, mga kaibigan, sa pagpatay. Akala natin sila yung ating mga tagapagtanggol, eh sila pa yung nai-involve sa pagpatay. Hindi ba yung sa Dabaw? Sino yung tinuturong mastermind, mga kaibigan? Isang mataas na opisyal ng militar. So, sa nakawa naman at kurakutan, sa masamang palad, mga kaibigan, parang normal na dito sa atin. Pasikatan sila ng laki ng kinukurakot habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap dito sa ating bansa. Oh, yung mga, tignan nyo, yung mga naakusahang ng kasong plunder o pagnanakaw, naku, isa-isa nang nakalaya at gamit mismo sa paglaya nila, gamit mismo ang batas na dapat nagpoprotekta sa ating mga mamamayan. O, ang masakit, ito ang pinakamasakit sa lahat, mga kaibigan. Nagnakaw, naakusahan, kinasuhan, kinulong, pinalaya ng batas na dapat nagpoprotekta sa ating maliliit. Ang pinakamasakit dito, ibinuboto pang muli ng mga bobotante, mga kaibigan. Di ba? Tumatalak. Sana kung po pwede lang, ano, hindi po ito paglapastangan. Ano. Kung po pwede lang makiusap sa Diyos at mag-request na sana dito na lang sa mga walang yang ito, dumating yung paggunaw ng mundo, mga kaibigan.
para makaiwas naman tayo sa sobrang pahirap na dinadaanan natin. Bueno, pinabati po natin yung ibang mga nakikinig sa atin sa gabing ito, sila Alice Carter dyan po sa Quezon City, si Sonia Domingo na nandun po sa Cyprus, si Aling Marie, si Cirque's Adventure, si Daisy Moss, si Aishi Lazara, si Nimpa Salud, si Carol Briguino, si Josephine Tapang na nandyan po sa Las Vegas, si Manuel Esquivas, Juliana Bayot Sustiger, Ruby Takla, si Ces Lastrilla, si Sonia Cometa, Jose Raimundo, si Arnel de la Cruz, si Joby Abinilla, si Karel Jotwani, at yung mga Team Lapid Fire natin dyan po sa Milan, ano, sa lugar ng Milan, dyan sa Italy, sila Senyor Joel Diaz at si Senyora Dina Pili Diaz, si Amy Benson, si Amy Imes Libang, si Ted Nunez at yung kanyang may bahay, si Teresita Jose, Dada Sarmiento Malyari, Adelaida Manalo, Marisa Calavera, Beth Tiro, Edna Yabut, Adora Javier, Belinda Magtanggob, Emma Perez, Frederick Luciano, Gerardo Ortega, Jerry Tapang, Jen Mortel, Jerry Belen, Baby Hernandez, Julio de la Cruz, Leo Domanico, Marby Jose, Maris Salazar, at si Mariel Alegria. Ganun din po pagbati dyan po sa Lapid Fire sa Barcelona, sa pangunguna po nila Mary Jo Quijano, Joseph Quijano, si Galo Elevado, Jojo David Dave, Janin Harry, May Elevado, Marites Siosa, Aren Averion, Myla Manila, Antonio Montalban, Josie Basalio, Julio Renegado, si Mirna Aquino, at marami pang iba, mga kaibigan. Binabati rin natin sila Ernie Dries, May Buguan, si Jomar Apolinar, Dolores Torres ng Santa Rosa, Evangeline Flores, Jam Awiwi, magpagaling ka po, si Ferdinand Giorgio de la Plana at yung kanyang mga kasama dyan po sa Diego Garcia, kasama po ang ating buong Filipino community dyan po sa Diego Garcia. Si Agnes dyan po sa Mississauga, Ontario. Binabati rin natin ang Team Lapid Fire sa Dallas, Texas, ang Team Lapid Fire dyan po sa Japan, Team Lapid Fire sa Sydney, Team Lapid Fire sa Paris, sa pangunguna po ni Lawrence at si Bong Hedriana, si Damabel Enrico Carubio, SP Motola, Tom Makailan, Feli Puso, Luisa Abad, Mileski Kasilihan, Anil Salazar, sila Emmy and Emilita Aguillon, Ariel Gonzalez, Lynn Lozano, at si Lumen and Illuminada Carpio. Binabati rin natin si Larry Marapao ng Duarte, California. Binabati rin natin yung samahang magdalo dyan po sa Hong Kong, at ganun din po yung Lapid Fire Team dyan po sa Hong Kong din na pinangungunahan po ni Jacqueline Formalejo Regidor. Pagbati rin dyan po kay Raul at Neria Lacuna dyan sa Vancouver. Si Romel Evangelista na inuulan ng yelo doon sa kanyang lugar. Si Medi Poster Losa, si Christy Agkawili, Antonia Mendoza, Violet Estrada, Cristina Magno, Marge Oñate Cruzat, Grace Aileen, Brian Jude Mercado, si George at Liberty Frondosa, si Richard Vargas, dyan po sa Albay, si Nixon Nang Torres, at si Mary Jane Torres, dyan po sa New York. Si, sino pa? Ito sila, Bob Skena, Dan Digia, Mamumuna, bati ko na, Shirley Damasig, si Herman Gumiran, Janet Te, Sky High, Jaime Buen, Nard Leh, at saka si Ray De Jesus, si Tess Arillano, si Alan Radan, si Flor Apolinario Salvador, si Norma Lassam, si Maribel Sakuma, sino pa? Si Yoye Sumera, si Del Pangilinan dyan po sa Hong Kong, si Ron Stacruz, Helen Ramos, Jaime Buen, si Mads Loyo, Nadsky Madrid, si Cristo Male, Fede Maano, Nesdoria, Arnel Pungo, J.M. Formoso at saka si Bobby Sese. Binabati rin natin itong ating mga kababayan, si Norma Nulud Labios, dyan po sa California, USA. Si Ricardo Fornesa na nandyan sa Texas. Sino pa ba? Etong si
Isabelit San Jose Aquino, si Nicanor Jacinto, si Banji Wagan, Ruben Rivera, si Mel Mohamed, si PMJ ng Tondo, si Violi Hunt, si Saray Abellera, Susan Bersosa dyan po sa Bacoor, at si Esgardo Sabal ng California, USA. So, binabati rin natin yung ating kababayan dyan po sa malayong-malayong lugar ng San Pedro, Laguna, si Santiago Erezano at saka si Alexander Yabut. Binabati rin natin si Carmen Charles dyan po sa London, si Ma'am Lisa Cayetano Stolt, si Anika Bernal dyan po sa Sydney, si Leonor Curata, Marita Carmona Natividad, si Tisi Cuevas, si Isa Mangon Villaspir, Joloa, yung pamilyang Noel Divina Lemuel Luntok dyan po sa Santa Ana, at si Aseta Santa Maria, si Perds Iwamoto dyan po sa Japan, Paolo John Francisco, Coxways, Teresita Umali, Teresita Sapalaran, Ronnie V, Arnel De La Cruz, si Mitchell D, Roger Barrera Jr., at marami pa pong iba, kagaya nila Elizabeth Quinto, Orlando Pamintuan, Loretta Algunas, Sonia Cometa, at saka po itong si Paul Mabasa dyan po sa Katanawan, Quezon, mga kaibigan. Dito naman po sa mga nakikinig sa atin, nandyan si Roddy Ilas, sino pa? Si Mark Hill Idanol, Alice Carter, sino pa? Si Jason Anionuevo, Al Alpaz, Nerian Nalias Ladroma, si Nick Reyes, good evening, si Cecilia Brown, nandyan din po sa London, sabi niya. So si, nino pa, si Roddy Ilas, si Nick Reyes, nandyan po sa Glendora, California. Si, sino pa, si Alfred Ginto, Sky High, Marisa Mandal, si Alexis Villanueva, Lani Hular, Carrot Packet, nabati na natin, Poroy Cabelas, si Eric Arcega, so si Aling Marie, kanina binati na kita ka, Aling Marie, no? Si, ano pa, si Lilia San Juan, si Silvino Ramos, Nelson, nabati na to, and, si Jan Season, no? Si Jan Season, si Jason Anunuevo, nabati na, si Bob Andrade, so watching from Agora Hills, nakarating na tayo dyan noon sa Agora Hills, California. So, sino pa? Si Lilia San Juan. Anyway, dyan si Lilia San Juan, nandyan daw po siya sa Taguig. Ano? Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo muli mga kaibigan. Pansamantala tayong magpapaalam at tayo magbabalik sa araw po ng bukas. Meron po tayong mahalagang meeting na dadaluhan bukas. Ano? Baka maibahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.